So ito yung mga ginamit natin mga kaagre, mga gyro, meron ng mga pinto. So hindi, yan, yan mga kaagre, meron na siyang mga pinto. Ito din po, yan. Kompleto na mga kaagre yung ilibi na cage. So kung makikita nyo mga kaagre, meron ng J-Pader. So meron na rin painuman mga kaagre. Mga kaagre, welcome po sa aking channel. Video po na ito ay i-share ko po sa inyo dahil gagawa po kami ng rabbit cage na nasa ground. Pero bago po yan ay kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutan i-like, share and subscribe at i-click nyo na din po ang notification bell button para sa aking mga bagong videos ay updated po kayo. So ang design nito mga kaagre ay nakahanger. So ngayon, gagawa tayo ng nasa ground para yung ating mga alagaan na rabbit ay ma-experience nila yung natural habitat na nasa ground sila dahil patuloy na dumadami mga kaagre. Ang mga inaalagaan ko na rabbit, kagaya nito, so yung mga dupo na breeder, so dito ko ilalagay at dito sila manganganak mga kaagre. So bali, ang lapad niya mga kaagre ay 2 feet. So yung taas naman niya mga kaagre ay 2.5 feet. So itong area na ito mga kaagre, kakagawa tayo ng ilibi na cages ng ating mga breeder to na mga rabbit. Itong yero mga kaagre ay gagawin nating division sa bawat cage. At ito namang metal screen mga kaagre ay ilalagay natin doon sa front, sa pinto ng ating gagawin na rabbit cage at maging doon sa top, para maiwasan mga kaagre na mga pasok yung mga predator sa mga bago natin na panganak na mga rabbit soon. Kaya mga kaagre, sana ay makapagbigay ito ng konting ideya at pwedeng-pwede nyong gayahin mga kaagre sa ating mga kaagre na magsisimula pa lang na mag-alaga ng mga rabbit or nagbabalak pa lang na mag-alaga ng rabbit. So kaya ko ginawa po ang video na ito upang ma-share ko po sa inyo para nang sa ganun makapagbigay ako ng ideya at maaari nyong maging guide sa pagsisimula nyo ng pag-alaga ng mga rabbits kagaya nitong mga kaagre. So ito yung mga breeder do kung mga kaagre. So itong apat na ito ay buntis na po yan mga kaagre. Kaya ang gagawin natin kapag natapos itong gagawin natin na rabbit cage na nasa ground, so yun po ang ilalagay natin dito mga kaagre. So ito naman yung aking gagawa ng rabbit cage natin, si Junjun. Andito rin si Juboy. So mga kaagre, update ko sa inyo, step by step ipapakita ko kung paano gumawa ng rabbit cage na nasa ground. At sana hanggang matapos ang video na ito ay tapusin nyo po ang panonood. Papakita ko sa inyo yung patuloy na paggawa ng ating rabbit cage. So mga kaagre, pangalawang araw na po ngayon sa paggawa ng ating rabbit cage na sa ground. So ito na siya mga kaagre, mayroon na siyang division. So ito yung mga ginamit natin mga kaagre, mga gyro. So nilagyan na natin ng division. Ang next natin mga kaagre ay maglalagay tayo ng lupa. Pagkatapos na malagyan ito ng lupa at ayos na, ang next na ilalagay natin mga kaagre, ito ng screen. So ganito po. So itong screen na ito mga kaagre, dito natin ilalagay. Ito yung magsisilbing bubong nila para yung ventilation. So yung hangin dito, yung pinto nito ay ganito din, metal screen. Para nang sa ganon, yung hangin na papasok dito, lalabas dito. So iwas para sa mga rabbit natin na ma-heat stroke. So dapat
kung gagawa kayo ng cage kagaya nitong mga kaagri ay una-una sa alang-alang nyo yung ventilation. So itong yero na ito mga kaagri, mapapansin nyo, tatanggalin po natin yan para yung hangin mula sa labas, so papasok siya dito. So para maaliwalas yung ating mga rabbit. So mga kaagri, tuloy-tuloy hanggang matapos ito, i-update ko po kayo. At sabi ko na nga mga kaagri, sana ay makapagbigay ito ng kunting ideya. Ang paggawa ng rabbit cage ay makatulong doon sa ating mga kaagri na magsisimula pa lang or nagbabalak na magsimula. So pwede nyo itong maging guide mga kaagri. So mga kaagri, i-update ko po kayo paggawa at improvement sa pinapagawa natin na rabbit cage na nasa ground. So ito mga kaagri, ipakita ko lang sa inyo. So doon sa nakaraan, wala pa itong lupa. So nilagyan natin ng lupa mga kaagri para yung division niya, ito yung nagsisilbi na. No? So nagsisilbi na division para doon sa pagitan ng rabbits. So mga kaagri, mapapansin nyo, puno na po ito ng lupa na gawa na rabbit cage ay meron ng lupa. So natampir na din namin mga kaagri, at mapapansin mo, next na pwede natin gawin, so itong screen. So itong metal screen mga kaagri ay nailagay na po natin. So kaya ito mga kaagri, metal screen ang inilagay natin para una-una yung mga predator ay huwag po na makapasok dito. At saka yung ventilation niya mga kaagri, dahil ang gagawin natin dito ay metal screen din ang magiging dingding niya. So pagpasok ng hangin dito, lalabas dito mga kaagri. So maganda ito para sa rabbit kung ganitong klase ang ventilation. So susunod mga kaagri ay gagawa na natin ito ng pinto. So yung pinto nito mga kaagri ay dito na rin sa likod ng pinto yung ilalagay natin na feeder niya. So yung G-feeder na kagaya nito, ganun din ang ilalagay natin dito. Tapos yung para sa damo na kagaya nito mga kaagri, yun din ang ilalagay natin dito naman sa loob ng pintuan. So mga kaagri, tuloy-tuloy lang ang inyong panunood at patuloy ko kayo na i-update kung paano gawin ang rabbit cage. So yan lamang po mga kaagri, susunod i-update ko naman po kayo. Mga kaagri, excited naman ulit ako na share sa inyo, dahil halos tapos na po mga kaagri ang pinapagawa natin na rabbit cage na nasa ground. So ito mga kaagri, ipapakita ko sa inyo, meron ng mga pinto. So hindi, yan mga kaagri, meron na siyang mga pinto. Ito din po, yan. Kompleto na mga kaagri, yung 11 na cage, lahat ay may pinto na. So ganito lang mga kaagri, yung lock niya, so ang ginamit natin ay pako lang. Ito mga kaagri, nandito na yung lagayan ng mga damo na ipapakain natin sa ating mga inaalagaang rabbit. So yun mga kaagri, pininturahan na din natin yung metal screen. So lahat mga kaagri, napinturahan na para matagal siya na kalawangin. So susunod mga kaagri, ipapakita naman namin sa inyo paglalagay po ng G-feeder o pakainan na lagayan ng mga feeds. So mga kaagri, abangan nyo, ituturo ko din po sa inyo.
So ngayon po mga ka-agri ay ipapakita ko naman po sa inyo ang paglalagay ng J-Pader. So yung mga materials na kailangan natin na gamitin sa paglalagay ng J-Pader. So ito yung J-Pader mga ka-agri. Yan. So dito natin ilalagay yung feeds. Lalabas siya dito. So dito po kakainin ng ating mga inalagaan na rabbit. Kailangan din po natin ng flies. So long nose po mga ka-agri. Hindi pwede yung maiksi kasi hindi siya makapasok doon sa loob. Tapos number 3, kailangan din natin ng tie wire. So ito yung kailangan natin mga ka-agri. So ganito yung paglalagay nito mga ka-agri. Ipapakita ko sa inyo. Panoorin niyo po. So sa paglalagay mga ka-agri, kailangan nakalibel yung J-Pader na ilalagay natin. Huwag masyado mataas, huwag masyado matangkad, huwag din po masyado mababa na nakalapag sa lupa. So ganito lang mga ka-agri, susukatin natin ganito. Ikakat natin ito dito. So sa paglalagay naman ng tie wire, dito naman natin siya ilalagay mga ka-agri. So ipasok lang siya natin dito. Tapos ganyan, puputulin na natin mga ka-agri. So makikita nyo po, walang ibang butas. So hindi po makakapasok yung mga predators gaya ng daga doon sa loob ng ating rabbit cage. So ito tatapusin natin mga ka-agri. Ganito lang po ang paglalagay at may papakita pa din po ako sa inyo yung painuman naman. So gagawa tayo ng customized na painuman. So sa ngayon hindi tayo gagamit ng drinker dahil na experience ko sa drinker mga ka-agri, kadalasan po ay mabilis mag-leak. So once na di natin napansin na may leak na pala siya, so sayang yung tubig, hindi mainom ng rabbit, sapagkat kagaya nito mga ka-agri yung container ito po. So ilagay mo ng umaga, pagbalik mo na tanghali, halos mauubos na. So kaya delikado din sa experience ko mga ka-agri kapag di mo muna monitor na mahilik na pala yung inilagay mo na drinker. Kaya ipapakita ko sa inyo yung customized ko na painuman ng aking mga alagang rabbit. Mga ka-agri, excited na po ko sa inyo na ipakita po dahil tapos na po yung aking pinagawa na rabbit cage na nasa ground. So ito na po yun mga ka-agri, ang pinaka-finished product sa pagpagawa ko ng rabbit cage na nasa ground. So kung makikita nyo mga ka-agri, meron ng J-Pader. So meron na rin painuman mga ka-agri. So ito mga ka-agri, yung ginawa namin na painuman ay plastic lang. So dito natin ilalagay yung tubig mamaya, tapos lalagyan din natin ng damo na ipinapakain natin sa ating mga rabbit. Ito mga ka-agri, adjustable po ito. So kung halimbawa gusto nyo po na gumawa ng ganito din po, so ganito lang po siya mga ka-agri, ina-adjust lang po siya para makatipid. So ganitong ginawa natin. So ilalagay natin yung tubig dito mga ka-agri, tapos isasara, nandiyan. Mamaya ipapakita namin sa inyo dahil ilalagay natin yung mga buntis natin ng mga doe na rabbit. So ito mga ka-agri, nandito na siya. Yan, kumpleto na po ito lahat. Hanggang dito sa dulo. So 11 na cages po mga ka-agri ay tapos na. So yan na po mga ka-agri, yan. So yun, tapos na. So ngayon mga ka-agri, ilalagay na natin yung ating mga rabbit. Ito mga ka-agri, aking rabbit ay buntis na po ito. So that dito na natin ilalagay dahil dito na natin balak na manganak mga ka-agri. So dito ilalagay natin dito. Ayan, ilagay na natin. Nandito yung ating damo. So lalagyan natin ng damo. Mga ka-agri, na air dry na po itong kamote. So dako ng kamote na air dry na, kaya pwede natin pakain.
Lagay natin dito. Tapos, ngayon dahil umaga mga kagre, ang ilagay natin damo. Pero sa hapon mamaya, feeds po ang ilalagay natin. So, lalagyan na natin ang tubig. So, ito yung mga tubig nila. Ito mga kagre, sinukat ko. Sakto lang po na haba nung painuman natin dahil buong maghapon, kaya na ito na mag-supply sa pangangailangan ng ating rabbit. So yung tubig marami na. So pwede punuin, pwede ring sakto lang. Kasi dinodouble chip naman. So ganito lang po mga ka-agre. So ilalagay natin. Tapos ganyan. So meron ng tubig yung ating alagang rabbit. So ganyan. Ilalak na po. So lahat ito mga ka-agre ay ilalagyan natin ng mga buntis na rabbits. So meron ako dito 6 na rabbit na buntis. So ilalagay natin lahat dito mga kaagri at dito sila mga anak. So mga kaagri, sa wakas, natapos na din po yung ating rabbit cage. Nailagay na din po natin yung mga rabbits sa loob ng kanilang mga cage. So mga kaagri, hanggang dyan lamang po. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click nyo na din po ang notification bell button para sa aking mga panibagong video ay updated po kayo. Kaya, thank you for watching, mga kaagri.